So, yun na nga guys, no? After ko ma-jailbreak yung unit, so itatry na natin sa using dun sa software na pwedeng gamitan ng fix yung kanyang call and text, no? Yung face ID magagamit, iMessage, call magagamit po. So, nagbayad po dito sa pang-unlock na ito. Yan po, pinapakita ko kung sino po yung kukontakin nyo dito sa software na to para magawa nyo itong itong ating pang-bypass ng with signal. So, yan po, si Sagad Hack po, isa po siyang Pilipino na nakabase sa Singapore. Ang pangalan po ng software na gagamitin natin is Lab Bypass o LU Bypass, tama. Tama ba? Ayan. Check ko nga muna kung tama. Saan na yun? Yun. So, yun po, no. Yan. Inaano ko pa lang po sa kanya. Inasa sa akin. Tapos nag-uusap kami ko anong gagawin ko. Ang gagawin po natin dito is pag nira natin tong unit na ito, manghihingi po siya ng registration. So, ito po, siya po yung kukontakin nyo para sa registration code ng ating pang-bypass para ma-activate po natin yung iMessage, Face ID, at saka yung call. Working siya para kayong gumamit din ng iPhone na natural na iPhone na walang ano. So, okay yung software na to, tested na, nagamit na namin. iPhone X po ito. So, meron ako sa video diyan kung paano i-jailbreak yung iPhone X na gumagana yung touchscreen. Sundan nyo na lang po para kung sakasakaling magpapa-bypass kayo, alam nyo na yung gagawin. So, dito po sa sa pang-jailbreak ko, ang gamit ko po is Mac. So, yun. Nag-uusap po kami. Ang binigay ko lang po sa kanya dyan is yung pinaka-serial ng unit. iPhone X po. Then, mamaya, buburahin ko yung pinaka-serial niya kasi baka ma-report. So yan, habang inaantay ko, pinaprocess niya yung registration code nung aking nung binigay niya sa akin pang bypass. Nag-uusap din kami kung ano yung dapat na gawin. Maging ano po tayo, maging mausisa po tayo sa bawat gagamitin nating application o software na pang bypass. Bago natin gamitin, dapat tanungin natin kung ano yung nararapat. At tulad po nito, ang risk po dito sa software na to is bawal mo siyang i-update. Bawal mo siyang i-reset. Yun po. So, working siya, huwag mo lang siyang i-update. So, yan o. Useful talaga tong ano na to, mga ka-gadget, yung software na to. Kasi, biruin mo, pagbigay mo ng tawag dito ng serial mo, automatic instant unlock na agad. Unlike kung kukuha pa tayo ng, alam ko kasi sa ngayon mahirap magsalang yata ng permanent eh. Yun lang ang pagkakaalam ko, ah. Correct nyo na lang kung mali ako. Yun. Pero sa permanent kasi mataas na siya, bukod sa mahal, medyo may katagalan. Yung lumabas naman na noon na bypass siya, pwede nang i-off. Ewan ko kung ngayon supported pa rin yun kasi iba na yung iOS version ngayon eh. So, ulitin ko po uli. Kung kayo po ay desidido o gustong mag-avail ng software na ito, dapat unang-una marunong kayong mag-jailbreak. Kung kayo ay nahihirapang kailangan yung unit po, naka-jailbreak siya. Ulitin ko lang kasi may customer. Ayun po. Dapat doon
Kung hindi nyo po alam kung paano mag-jailbreak, may mga videos po tayo dyan sa channel natin kung paano i-jailbreak yung isang unit. Pangalawang paalala ko, dapat alam mo kung paano kumuha ng unit na may med o walang med. May kita nyo naman yun eh. Mamaya ipa-flash ko dyan sa screen kung ano yung unit na may med o walang med. So, yun na mga ka-gadget. Isa sa mga mapapansin mo dito is yung kung paano kabilis yung run ng software, kung paano siya kabilis ma-activate. So ayan, medyo matagal yung pag-uusap namin dahil nga sa alam nyo na hinihimay-himay ko talaga kung ano ba yung klase ng software na to, kung ano ba yung i-avoid ng customer ko dun sa unit na yon, para at least kahit paano maabisuhan ko yung customer ko na pwede kong ipagawa yung ganito, yung magpapabypass sa akin, para iwas tanong po, iwas disgrasya, iwas po lahat. So dapat yon nga, kailangan may approach mo yun sa customer mo, kasi mahirap na pag nangyari na yan, unlock mo na, hindi mo pala alam is yung mga ilang araw bumalik, tapos sasabihin hindi nila alam, hindi nila na ano yung gawa. Ayun po, so yan, nagrun na yung unit, nakaregister na tayo, then kinlik ko sa phone yung trust, then yon running siya for activation. So yun po no mga ka-gadget, antayin natin matapos yung processing niya. Uulitin ko po uli, kung kayo po ay willing na bumili ng gantong software, ayan po, naka-flash po sa screen natin si Jailbreak Bruce, aka sa Godhack Frederick Menerales. Yun po yung kukontakin nyo sa FB niya. Naka-base po siya ngayon sa Singapore, isa po siyang Pilipino. So support natin yung kapwa natin Pilipino. So, ayan po, nakikita nyo po yung warning, yung i-avoid nung isang consumer o customer nyo. Ayan po, pwede nyo po yan ipabasa, nakalagay po dyan na bawal i-update, bawal i-reset, kasi babalik siya dun sa activation lock. So parang ang nangyayari po dyan is temporary bypass po yan. At least magagamit mo yung signal, yung cellphone mo sa tawag, FaceTime, sa ano ba, message, text, mga ganon po. Yan, magagamit mo yan. So waiting tayo na mag okay yung phone. Then yan, sineset up ko na po yung phone dyan. Tagal. Naka-invert pa yung display ng phone. In-invert ko talaga yan para makita sa camera. Ayan. Ayan ang mga gadget, sineset-up na natin. So yun, nakita nyo naman, activated na siya. So mamaya itatry natin kung gumagana yung kanyang call. Inverted talaga. So yun o, lalagyan natin siya ng SIM card.
So ayan. Papatayin natin yung unit. Hindi alam magpatay na unit ah. Ayaw mamatay, ayaw. So may tricks dyan mga ka-gadget. Yes ma'am. Ano po yun? Tanong po ma'am, wala, huwag po kayo may magtanong. Ano po yun? Ayun po po kayo ng cellphone nano. Hindi mabuksan, gawa naman makalimutan. Dala nyo po ba? Magkano po ba pa? Dala nyo po ba ma'am? Anong model po? Vivo po, YT. Patingin daw po. Why, ano po ito? Y15. Opo ma'am, kaya ko. Kaya ko. So, ganyan po, 700 po. Opo ma'am. Kasi may gadget po tayo dyan. May gagamitin din tayo dyan sa... May gadget po kasi na ginagamit dyan ma'am. Bubuksan din po yung unit para dun sa test point. Yun po yung... Magkano po ba ang budget niya ma'am? Meron po naman ma'am. Nagagawa naman po yan. Yan po yung pinaka-range nung ano, pwede naman po kayong tumawad. Siguro may ibibigay ko siya hanggang 600, gano'n. Ano po? Sige po. So yan o, nakita niya nag-restart yung unit. Ayan, may kita, tinatry ko yan sa text. So mamaya, inalis ko kasi yung Mac dyan. Itatry din natin siya kung gumagana sa call. So makikita natin yung kaibahan ng anti-third bypass lang na hindi gumagana yung kanyang signal, yung call and text. Pero dito mapapagana yan. Ayan. So ayan mga ka-gadget, nakapag-send ako ng text. Ayan, then mamaya tatawagan ko yung unit using yung phone ko kaya kinuha ko. So ayan, na-record ko na lang. So ayan, no, mga kagadget.